Presidente, pinagtataka kung bakit may mga dulan na scientists upang monitor ang karagatan. Philippine Coast Guard ng Samar tumangging humarap sa kamera hinggil sa isyong ito. Si Eagle News Correspondent Byron Alcoba sa report. Madyong hapon, mag-aanim na buwan na nang unang mapansin ng mga taga-hinunangan sa Southern Leyte ang isang puting barko na walang bandila o pangalan na laging natatanong sa kanilang dalampasigan. Madalas ang kaangkla lang ito at maabot tanaw ng mga taga-hinunangan. Nakikita rin ito sa bayan ng Silago at Hinundayan na tila merong hinahanap sa ilalim ng dagat. Tinanong ko ang ilang mga residente sa Hinunangan. Ito naman ang sagot ng isa. Itong puting barko daw ay USN Boudit na may lulang mga scientists para mag-monitor sa karagatan. Kung totoo ang mga scientist ang sakay ng puting barko, ang nakakapagpakaiwala itong pangalan na kasulat sa gilid ng barko at kahit anong mga bandera na magpapakilala rito. Dahil dito, maraming mga residente ang nababahala sa nasabing barko na kung ano ba talaga ang kanyang patay. Isang maliit na lansya ang aming napansin dumaong sa isang pantalan galing sa misteryosong barko. Subalit bago namin ito mapuntahan, umalis agad ang puting lansya. Kaya naman nagtanong-tanong kami sa mga tao inabutan namin sa pantalan. Alam daw nila kung anong pakay ng barko, bagamat hindi sila sigurado dito. Nag-observe sila sa movement ng sa ocean kung ano yung mga... Kasi nakausap po namin sila kanina. Okay naman po yung... Naintindihan naman po namin kung ano pakay na dito. Hindi naman makasagot ang Coast Guard sa Southern Leyte at tumaging humarap sa camera ang Coast Guard. Sabi ng Coast Guard, wala raw silang kakayahang alamin kung ano na nga ang ginagawa ng misteryosong barko sa karagatan ng Southern Leyte. Mula sa Southern Leyte, ako si Byron Alcoba, Eagle News. Isang bangkay na nakalagay sa sako na tagpuan ng mga otoridad.